Nabubuwang na nga ba si Congressman Arnie Teves? Dahil mapahanggang ngayon ay hindi pa din pinapansin at sinasagot ang kanyang mga katanungan. At bakit tila kaliwat kanan ang pamilya ni Topacio ngayon habang wala si SOJ Rimulya? At bakit nanggigigil si Teves na dapat nang sumagot si President Marcos? Ano nga bang makukuha nito pag sumagot ang Pangulo? At isang solid dilawan harapang binira matapos siraan si BP Sara Duterte. Well, let's find out. Muli na namang nagparamdam itong si Teves sa social media at bungad agad niya ang pangbuburaot kay Marcos tulad na lamang ng hindi pagsagot at hindi pagdalo sa mga debate. Mr. BBM, kung gising na kayo, ulit, pakisagot naman yung mga tanong namin lahat, naming mga Pilipino. No? Obligasyon nyo pong sagutin yun dahil kayo yung presidente ng ating bansa. At yun ay mga importanteng tanong na hindi dapat baliwalain. Hindi ko na uulitin yung mga tanong na yun, pero sa tingin ko talaga, dapat yun talagang sagutin nyo. Kaya rin yata kayo hindi sumali ng mga debate dahil ayaw nyo sumagot ng mga tanong, no? Hindi ko alam yung totoong rason. Sa tingin nyo po, sasagutin kaya tayo ng ating presidente o dead ma na naman tayo? Ang dami na nating tinanong, dead ma pa rin ang dead ma. Kumbaga, nagiging value wala ang Pilipinas. How can we love the Philippines kung may tanong tayo tungkol sa Pilipinas, hindi man lang tayo sinasagot? Ay, ako, anak ng ewan, di ko na alam. Pero ano nga ba ang matinding dahilan ni Teves bakit tila inaasar niya si Marcos sa pamamagitan ng mga katanungan niya at paglalabas ng mga kwentong shabuyas? Well, ayon sa mga eksperto, gusto ni Teves na patulan siya ni President Marcos o nila BP Sara Duterte para magkaroon ito ng matinding rason para maaprubahan ang kanyang inihain na asylum sa Timor-Leste, kung saan papalabasin niya ito na mismong Pangulo at ng gobyerno ng Pilipinas na ang nanggigipit sa kanya. Pero mukhang hindi ata umuubra ang mga pasabog at estilo ni Teves. Kaya naman, ayon mismo sa kongresista, abangan daw natin ang mga susunod na kanyang ibubunyag na ikagigimbal ng taong bayan. Sa kaugnay na balita naman, 5 pang suspect sa Digamo case ang bumaliktad at binawi na ang salaysay na si Teves ang mastermind. Kaya naman, laking tuwa ni Topacio tungkol dito. Kami po ay siyempre po nagagalak sapagkat noong nakaraang linggo naman po ay may 5 rin pong nagbawi ng kanilang mga salaysay na itinuturo si Congressman Teves na may kaugnayan daw o siya yung mastermind. Kanya nga po, with this 5 + 5 = 10 ay wala na pong natitirang testigo na nagtuturo kay Congressman Teves. Wala na rin pong mga extrajudicial confession na hawak ang Department of Justice. So, sana po ay kung parehas lang po talaga ang DOJ ay i-dismiss na po itong kasong ito. Ito naman yung sinasabi dati pa ni SOJ Rimulya kung bakit kailangan din nila magsalita patungkol sa nangyayari sa Digamo case. Dahil kung mananahimik lang sila, abay panig na lang lagi ni Teves at Topacio ang naririnig sa social media. Lalo pat ngayon, binabalandra ni Topacio na mahina na ang ebidensya ng mga Digamo. Narito naman ang matinding birada sa isang dilawan matapos siraan si Vice President Sara Duterte. Si Raisa Robles at ang iba pang mga kakamping, si Davao Migrant. Kahit saan mapunta si Fiona, tawag niya kay BP Sara Fiona. Pogi ka ba, Davao Migrant? Ano ka ba, babae o lalaki? Pogi ka ba? Hinahabol ng kuwa. Mahilig kasing gumawa ng bagay na dinaayon sa requirements ng batas. Tignan nyo, very safe siya, di ba? Bakit hindi mo sinasabing nagnakaw kasi si Sara Duterte? Ito naman ang sinabi ni Raisa Robles. If Lenny Robredo had done this, somebody would have announced the filing of an impeachment complaint against Sir ASAP. And there would be an outrage in Trolldom. Inquirer.net used the adjective disregard. The word should have been violated. Hashtag takot match. O pinagbintangan niya pa yung Inquirer na dapat daw violated ang sinabi. Eh sinabi lang daw ng Inquirer disregard. May issue ba si Raisa Robles? Wala. Sinasabi niya, kung nangyari to sa panahon ni Lenny, nagwawala na yung mga troll.
Nangyari po yan sa panahon ni Lenny, hindi kami nagwala. Kaya ka namumura eh. Pero sa totoo lang, yung ugali mo, Raisa, ang nakakagigil, kaya ka namumura. Pero hindi kita mumurahin. Pangangatwira, saan ba sila nagre-react? Ayan, maganda katanong. Meron kasi nilabas tong inquirer. Ito po ang pamagat na inquirer. COA fast tracking of OBP SAT units led to disregard of procurement rules. Okay. Kumahanap kasi sila ng butas kay Inday Saray. Ang sinasabi rito ng COA, no? Flinag nila. So ngayon, ano ang problema dyan? May sinabi po bang nakawan? Flinag lang po nila. Pinagpapaliwanag. No? Kaya po sila, ano lang po yan eh, yung observation. Ang sabi po ng COA, hindi po nila sinabi na may nilabag si Vice President. Si Raisa Robles lang yung nagsabi na violated. Kaya nga maingat yung inquirer eh, di ba? Dinisregard lang. Ibig sabihin, nagmamadali si Sara Duterte, kaya na-disregard niya yung proseso ng pagbili ng mga office equipment. So ano po ibig sabihin yan? Nagnakaw po ba si VP Sara Duterte? Hindi po. Meron po bang corruption na naganap? Wala po. Ano ang nangyari? Di ba nga, sa husay ng ating Vice President, siya lang po nakaisip, sa lahat na naging Vice President ng Pilipinas mula noon hanggang ngayon, na magtayo ng mga satellite offices. Dahil gusto ni... Kaya nga wala may pagmamalaki yan sila VP Robredo eh. Within one year, nahigitan na sila lahat. As in lahat. Lahat-lahat po. Lahat ng nauna. Lahat. Walang pili. Pati lalo na yung Robredo na yan. Nahigitan na po sila ni Sara Duterte. Sa satellite offices pa lang, nahigitan na sila. Wala po nakaisip sa kanila na magtayo ng satellite office na ganun karami, anim. O ano po ang issue dun? Dahil nag-satellite office, kinakailangan nila Sara Duterte na magkaroon yung mga tinatawag nating mga gamit sa opisina. Bond paper, etc. Mga lame-lamesa. Kaya na kailangan mo na yan kasi may opisina ka eh. Yung anim na yun, nagkakalaga lang po na 600,000. Imposible namang may nakawan pa na ganap. At wala po nagbibintang na nakawan. Wala po nawawalang pondo. Ang ginawa lang nila Sara Duterte, nag-abono na lang yung mga officer. Sige, abonohan muna natin. Bili na lang tayo. Iano na lang natin. Reimburse na lang. Yun lang po yun. Bakit nauna yung pagbili ninyo ng gamit? No? Ang question lang dyan ng COA, bakit nauna yung pagbili nyo ng gamit? Bakit nyo inabonohan? Hindi proper yun eh. Dapat dumaan niya sa process. Eh anong gagawin namin? Wala naman kaming gagamitin. Inihabol na lang nila yung proseso. Gumawa pa rin sila. Pero hindi po naayon dahil nauna yung pagbili. Kumbaga, ginampanan pa rin nila pero parang hindi pa na-approve na babudgetan yung mga satellite offices ng COA. O ano lang yung gagawin? Ipaliwanag nyo kung ano nangyari. Kaya yun yung paliwanag. At naipaliwanag naman. Alam po ninyo, real talk, basta hindi ka po nagnakaw sa COA, wala ka namang problema eh. Papaliwanag lang.